Magandang araw. Ngayon nga po ibigay po natin ang mga latest update. Lalong-lalo pa, papalapit na ang AVC Cup 2024. Ito nga ang mga kaganapan na latest ngayon sa AVC, PVL, UAAP at related volleyball. Kaya naman sa mga fans ng volleyball dyan ay huwag nyo pong palampasin at atin ang ibibigay ang ating mga topic for today at dapat pag-usapan at hindi palampasin. Narito po, PVL, UAAP, AVC latest update ngayong May 18 hanggang May 19, 2024 ating pag-usapan. Second day of training, ibigay po natin ang video clip. Grabe, puspusan talaga. Crimson Cool Smashers na sa Espanya na at nagbabakasyon. Three players ligwak sa national team. Sino-sino ito? Crimson players, tinanggihan ang offer ni Coach De Brito na pumasok sa national team. Ayaw kaya nila kay Coach De Brito. Alas Pilipinas, mga kalaban ang Japan Team A. Grabe, kailan ito at ating pag-usapan. First six ng national team, pinakilala na at kitang-kita nga sa training. Sino kaya ang main setter? Team Australia, malakas pa rin. Kayanin-kaya ng alas Pilipinas. Yan po lahat ang ating pag-usapan. Kaya before that, nakikiusap ako guys dahil karamihan sa aking manunood na hindi pa nagsasubscribe. Mag-subscribe na kayo para sa mga latest update about sa volleyball dito sa Pinas. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bonggawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Second day of training ng Alas Pilipinas Women's Division. Grabe, puspusan. Gia, unti-unti na nagkakaroon ng koneksyon sa kanyang mga wing spikers. Julia Coronel may sinabi about kay Gia. Ating pag-uusapan yan. Kitang-kita naman natin talaga namang gustong-gustong manalo ngayon ng Team Pilipinas o Alas Pilipinas. Dahil sa kunting panahon nila ay talagang puspusan talaga ang training. Walang araw na pinapalampas. At dahil sa galing ni Gia Mordi Guzman, dahil sa kanyang experience sa Japan, ay talagang kinilig na starstruck nga itong si Julia Coronel, ang setter ng DLSU na kasama ni Gia bilang isa sa mga players o setter ng national team. At malaking karangalan daw na talaga makasama niya ang isa sa mga idol niya. At lalo daw siya nitong ginaguide, lalong-lalo ng mga ate niya sa national team. Dahil alam naman natin na papalapit na ang talagang labanan, kailangan nila umlikayod sa training, kaya good luck na lamang sa Alas Pilipina. Patid naman, Crimson Cool Smashers, excited na makapunta sa Spain dahil sa bakasyon nila, na regalo nila sa kanilang sarili dahil sa pagkampiyon nito. As of now nga, sigurado tayong nasa Spain na ang Team CCS. Wala pa namang latest update sa kanilang mga IG account, ngunit alam naman natin nagpapahinga na ang mga players. Kaya syempre, like ko yung i-update kung meron naman silang latest post o video clip. Kaya good luck na lamang and enjoy Crimson Cool Smashers. Dahil nga sa kapakasyon na ito ay talaga namang hindi pumayag ang karamihan sa Crimson players na talagang makasali sa national team. Dahil isa nga ang Team Crimson Cool Smashers na pinagpipilian ni Coach De Brito na kukuhaan niya ng mga players upang idagdag sa national team o Alas Pilipinas. Ngunit dahil nga nasabay nga sa bakasyon nila sa Spain ay talagang nag-decline ang mga players ng CCS. Dahil syempre magpapahinga naman sila at i-enjoy nila ang vacation. Kaya good luck na lamang i-enjoy Crimson Cool Smashers. Samantalang 3 players ligwak sa national team. Ito nga ay si Bella Belen, Alaysa Solomon at Cassie Dongalio. Na napabalita natin talagang hindi nakasali sa training ng unang araw. Kaya naman nag-decline din ang tatlong players dahil sa kanilang personal decision. Samantalang pinalitan naman si Dongalio nitong si Ara Paniki para sa national team. Kaya guys, anong masasabi ninyo? Malakas pa rin ba ang ating Alas Pilipinas kahit wala nga sina Solomon at Belen? I-comment nyo na yan. Samantalang Alas Pilipinas Men's Division, makaka-tune up ang talagang isa sa pinakamalakas na men's team sa buong mundo na Japan. Alam naman natin na talagang buo na rin ang line-up ng Alas Pilipinas Men's Division. At itong line-up nito ay talagang makakaharap sa tune-up game ang isa sa pinakamalakas na team ng Japan o Team A ng Japan Men's Division na magaganap nga sa June 18, 2024. Dahil nga sa paghahanda ng Japan sa paparating na VNL na gaganapin dito sa Manila. Alam naman natin na marami ang manonood nito, especially kailangan talaga ng Men's Division na magpagaling at makatune-up
na ang malakas dahil makakarap nila ito soon, lalong-lalo pa sa 2025 kung tayo nga ang mag-host sa Men's VNL ay talaga naman ngayon pa lang ay mag-insayo na dapat at maghanda na dahil hindi lamang Japan ang kanilang makakaharap kundi malalakas na team sa buong mundo na magaganap dito sa Pinas next year sa 2025. Kaya good luck na lamang. Latest, ito na kaya ang first 6 ng Alas Pilipinas Women's Division? Pinag-uusapan nga at marami ng reaksyon at komento sa social media. Kung saan sa training ay talagang parang hinati na ni Coach De Brito ang kanyang first 6 at ang kanyang second 6. Makikita natin na talagang pawang malalakas talaga ang nasa line nitong si Gia Mordi Guzman o kasama niyang maglaro. Nakita nga natin na talaga namang kasama nga sa first 6 na kasama ni Gia na si Canino, Gandler, Sisi Rundina, Nunag at ang kanilang libero nga na si Don Makandili Katindig. Kung ating titignan ay talagang malalakas talaga ang nasa line ni Gia dito na malaki ang chance na maging first 6 dahil nga syempre ngayon pa lang ay kailangan itong connection sa isa't isa at i-training na kasama ni Gia kalaban nga ang second 6. Alam naman natin na kahit noon pa sa national team ay talagang ginagawa ang first 6 si Nunag ni Coach De Brito at no doubt na talagang nag-shine itong si Sisi Rundina sa PVL at sa UAAP naman, ito ang si Angel Canino. Fresh from Japan naman si Gia at si Gandler noon pa ay isa sa mga paborito ni Coach De Brito sa Akari. Lalong-lalo pa, napakagaling at veterans din ang kanilang libero kasama ni Gia na si Don Makandili Katindig. Kaya posible talagang ito ang first 6 ni Coach De Brito. Alam naman natin na ngayon pa lamang ay talagang kitang-kita na pumipili na si Coach De Brito na kanyang gagawing first 6 sa laban. Para sa akin, magaling din si Fifi Sharma at si Gagate bilang medal blocker. Kaya naman good luck na lamang sa mapipili ni Coach De Britong first 6. Kaya guys, sa tingin ninyo ang nakita natin at ating nasambit na mga pangalan, sila na kaya ang first 6? O sa tingin ninyo, kung sila nga, may laban ba sila sa malakas na team sa ABC? I-comment nyo na yan. Samantalang naglabas na nga ng final roster o lineup ang Team Australia na talagang natalo natin last ABC na creamline pa ang talagang ating national team. Ngunit sa ngayon ay karamihan ay talagang nakalaban ng CCS. Especially wala si Miller ngayon kaya medyo humina ang kanilang team. Nakikita natin sa lineup na si Steven at Tipping lamang at talagang powerful dito. Ngunit hindi pa rin tayo makampante dahil alam naman natin na matatangkad at malalakas pa rin at meron ng connection sa isa't isa ang Team Australia. At kitang-kita rin natin na pinahirapan din ang CCS nito dahil nga sa matatangkad at malakas din pumalo na umabot din sa 5th sets. Kaya good luck na lamang. Kaya sa tingin nyo, kaya ng Team Pilipinas ang Australia? Kung ganun pa man ay i-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.